everyone. Good evening. Welcome back to our channel. Hi. Welcome back. Welcome back. So, congratulations to us, Weekends with Abby and Ivan. Episode 10 na tayo. Oy, 10. Lagyan natin na ano, sound effect ng claps. Clap, clap. Clap, clap. Clap, clap. Corny ka pa din. Episode 10 na, corny pa rin. Pero, umabot naman tayo ng episode 10 sa kakornihan ko. Oh, siyempre. The best talaga. At abangan nyo ang mga susunod at susunod pang mga episode namin. Unlimited episodes from Weekends with Abby and Iron. Which is, yun ang ating pag-uusapan for tonight is Unli. Ayan. Marunong ka na mag-segue, ha? Natututo ako sa'yo eh. Tuturuan mo ako kung paano eh. Pero yung ano, kung sino pa yung bunso, yung pa yung nagtuturo doon sa panganay, no? Siyempre. Masamang, eh, kasi yung mga tinuro mo naman sa akin, puro makasama ang influential lang. Isang mabuting kapatid. Mabuti akong kapatid. Isang mabuting kapatid. Taray. So, pag-usapan natin nga is unlimited. So, ano ba yung unlimited na sinasabi? Is, ang question ay, bakit ba yung mga Pinoy sobrang hilig sa Unli? So, sagutin mo. Ang sagot kasi is, ako din yung sumagot. Ako yung nagtanong eh. O, balik lang natin. So, ito na nga. Anong question mo? Ano nga mo? Ibig sabihin ng Unli? Unli means unlimited. Paikot-ikot tayo, umpisa pa lang. Tinunggura ang matalino, ang bobo ng sagot. Hindi, kasi ang kasi namin is parang mas marami yung mga parang unlimited things sa Pilipinas na di katulad sa mga ibang bansa. Like parang laging may options na parang, di ba, yung katulad sa cellphone na parang Unli text, Unli call, Unli data ng isang araw, dalawang araw. Na usually kasi pagdating dito sa ano, katulad dito sa Canada is parang postpaid, di ba? So parang Unli na din siya, pero kasi dahil binabayaran mo siya buwan-buwan. Pero dahil yung consumerism system sa Pilipinas is usually parang tawag dito, parang off the shelf eh, di ba? Laging off the shelf, hindi yung parang subscription based pa. So, mas maraming, mas na ano yung, naengganyo yung mga Pilipino sa, yung sa way ng pag-unli, unlimited ng mga bagay-bagay. Oo. At saka kasi, ang Pinoy kasi, pagka narinig nila Unli, or unlimited, ibig sabihin continuous nilang marireceive. Isang purchase lang, or isang bayaran lang, makukuha na nila any time of the day or kahit hanggang anong oras, para sa kanila parang sulit. Merong word na sulit yon. Feeling sulit. Kasi nila, kapag nagbayad ka, for example, sa Unli calls, Unli data, na unlimited promos ng mga telecommunication companies na meron sa Pilipinas, is parang feeling nila nakakatipid sila. Like for example, 50 pesos, Unli calls, Unli text, tapos with unlimited data. Oh, yun, yung may mga ganong, may mga ganong bigla ang promo na, oh, 50 pesos na, meron na akong unlimited data, makakapag-ML na ako anytime. So, ang thinking ng mga tao, tipid yun. Yung, kumbaga, hindi sila kailangan mag-expense pa ng, or maglabas pa ng mas maraming pera para lang maka-purchase ng product or purchase ng isang special promo ng company. Marami din klase na examples eh, hindi lang sa mga phones eh, ay sa mga load or text and calls eh. Ang ano pa is yung food. Napakaraming ano, napakaraming promo sa food. So, food? 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 Sa food, ayan, letter F, food. Ayun. Ang horny. Timing nga lang din ako. Nagka-process, nagmumuni-muni pa ako. Nagsasabi na kasama ko dito. Nagsasabi na ate ko. Ganun. And then, so, back to the topic. So, yung
form of unlimited sa Pinoy pagdating sa pagkain is napakaraming variety. So, from drinks, from meats, from rice, yan, unang-una yung unlimited rice. So, pagka narinig mo, Unli Rice, ang unang-unang company or restaurant na naisip mo, Mang Inasal. Siyempre. Yes. So, hindi ko tuloy alam eh, si Mang Inasal ba nagpauso nun? Nung unlimited rice? Siguro. Kasi, hindi naman siguro. Baka meron din mga parang mga small restaurant na nagumagawa nun. It's just like, baka isa lang siya dun sa mga unang fast food na gumawa nun. Kasi, fast food? Okay. Oo, na fast food. Na fast food mismo. Kasi usually, pag underrise ka siya yung mga bottomless nesty, di ba? Yung bottomless drinks. Yes. Nakikita mo lang siya sa mga restaurants. Parang yung mga Jerry's Grill, di ba? Yung mga ganun. Yung mga medyo high-end ng konti. Mm-mm. So, parang I think sila yung mga unang fast food na gumawa nun. Na hanggang ngayon naman eh, di ba? Kasi hindi naman nag-unlirize ang Jollibee tsaka McDo eh. Never nag-perform ng unlimited si Jollibee and si McDonald's. Before pa sumikat si Mang Inasal, kasi totoo yung sinasabi ni Ivan, kalimitan puro mga drinks ang unlimited, like bottomless iced tea, bottomless soda, or Coca-Cola, ganon, bottomless Pepsi. Binabawi nung mga restaurant na sa drinks nila, parang inaakit yung mga customer na pumunta dun sa restaurant nila. Kasi medyo high-end sila eh. So, for example, like Jerry's Grill, meron silang bottomless iced tea. So, parang feeling ng mga customer, hindi, kahit kumain tayo dyan, kahit mahal yung bayaran natin, libre tayo sa drinks, bottomless kasi. So, sulit na kasi, isang bayaran lang ng drinks, makakatipid na tayo. Yung ganong sense. So, yes. Na-attract ngayon yung mga tao na pumunta doon para kumain. So, same with other restaurants na meron ding ganong klaseng gimmick or promos na unlimited yung drinks nila for a time. Meron ganong klaseng restaurant eh. Meron kami nakainan before sa Mega Mall. It's Peri Peri Chicken. So, meron silang for a time promo. Like, I think around 4 months lang yon na ang promo nila is an bottomless Pepsi. Wherein, bibili ka ng isang parang solo plate nila na merong ribs, merong chicken, merong rice. Pero medyo mahal, ah. Like, nasa around 400 pesos. Pero ang catch nila doon, unlimited yung drinks mo. Tapos, meron kang unlimited na sauces. Yung mga sauce ng chicken at saka ng mga ribs, pwede ka magpa-refill na magpa-refill. Which is hindi naman katulad ng ibang mga restaurant na parang kailangan mo pa magbayad ng mga 2 pesos, 5 pesos na para makakuha ka ng sauce. Hindi ko lang sure, si Jollibee ba may bayad na? Oo, 150. Dati nung sa Pinas ako, 150 yun yung sa gravy. 1 peso and 50 cents. Oo. At tingin ko yata 5 pesos na ata. Oo, 5 pesos. Yeah. Oo, 5 pesos na ata ngayon eh. Yung kapag ka nagpa-refill ka, I think may bayad yata. Hindi ko lang sure. Pwede naman i-verify yun ng mga listeners natin sa Google or kung sino yung may mga nakikinig man sa atin na nasa Jollibee nagtatrabaho. Yun. Ha? Sa Google tayo. Hindi, pwede nila i-verify kung nag 5 pesos pa yung bayad. Wala yung Google ko, sabi niya, I don't understand. Hindi ko kausap ko. Nabigla ako, sabi ko, I don't understand. Lagi ko sabi ko, sino hindi nakakaintindi sa akin. Kinakausap ka ni Google. Oo, sabi ko si Google. Nag-on yung microphone siguro nung Google app mo. Hindi, nabigla ako, sabi ko, I don't understand. Ewan ko, di rin kami nagkakaintindihan nung kasausap ko. Sorry na. Hindi, pero dun sa bottomless, I think yung ang pinaka nami-miss ko yung drinks ng Tokyo Tokyo. Alam mo yun? Di ba bottomless yun, yung iced tea nila na kulay pula? Before. Hindi na ba yun Wala na ba silang bottomless? Hindi na. Wala na silang bottomless. Pero before bottomless, ang pagkakatanda ko din, nung bata pa tayo, bottomless yung red iced tea nila. Favorite but right now, hindi na. Hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng iced tea yun. Anong kinakanaw nila dun? Yung red iced tea? Oo, yung red iced tea na yun. Hindi ko alam. Ano kaya sekreto nun? Ang sarap nun eh. Hindi yun yung isa sa mga masasarap na iced tea na tikman ko. Talaga ba? Tikman mo yung sa Wendy's din, masarap.
Nanuwi ako yan. Yung iced tea ng Wendy's Bird. Oh, uwi ka dito. Tapos, punta tayo sa Wendy's Bird. Libre pa kita. Tikma mo, masarap. Mag-iisa-isa lang tayo. Mag-iisa-isa lang tayo ng mga ano, no, restaurant na may food. Only things tapos. Ede. So, aside yun, dun sa mga drinks yun, sa food, yan, unlimited rice. So, unlimited rice. Oo, hindi natin sure kung si Mang Inasal nga ba talaga. Pero possible na, since siya yung unang-unang fast food, well-known fast food chain na nagpauso noon. Kaya siya po, kaya siya nag-hit any time of the day. Lagi, araw-araw, ang daming tao sa Mang Inasal. Oo. Di ba lagi, magkahalo na yung Mang Inasal sa Jollibee? Lagi. Lagi naman magkatabi yun, di ba? Kasi hawak ni Jollibee Foods Corporation ng Mang Inasal. So kung taga Jollibee ka, pwede kang maupo dun sa upuan ng mga Mang Inasal? Ano? Hindi ka nang gets. Nangyari, bumili ka sa Jollibee, tapos wala nang upuan, doon ka sa Mang Inasal umupo. Pwede? Hindi, syempre. Kasi mas puno yung mga tao sa Mang Inasal. Doon ka umupo, di ba? Tapos doon ka rin nanghingi ng kanin. Pero Jollibee yung bilili mo. Hindi pwede. Kailangan bumili ka. Hindi, pero ano ah. Ano, pamilya kayo, di ba? Pamilya kayo. Oh. Ikaw lang, nag-Jollibee ka, tapos yung iba, di ba? Nag-P1 tsaka P2. Tapos lahat kasi sila umorder ng ano kanin. Tapos naki-order ka rin, nakihingi ka rin ng only rice. Pero yung pagkain mo, yung burger lang. Hindi, feeling ko na dati uso yan. Possible na nagawa yan ng ibang mga Pinoy na from other restaurants sila bumili and then nagpunta sila sa Mang Inasal para for the unlimited rice. Pero kasi ngayon, may pauso na si Mang Inasal based dun sa color ng plate. So, pwede ka mag-avail ng hindi unlimited, which is kunyari isang rice lang and then isang piece ng chicken. Yun ba yung puting plato? Yes. Kapag naka-white plate ka, ibig sabihin hindi ka pwede mag-unlimited. Hindi ka lalagyan ng server ng additional rice. Yeah. Yun. Yung green yung ano, di ba? Yung green yung unlimited. Yeah. Kasi so, alam ko yung huli, kumain tayo ng ganun eh. Mm-mm. Ako lang atang nag-green sa atin nun. Oo, kasi ngayon hindi na ako masyado nakaka-ano yung dami ng rice eh. Mm-mm. Tabaho, gusto no? Mo anli manok, baliktad naman. Anli manok pwede, oo. Anli papak ng manok pwede. Pero walang ganun eh. So, kay Mang Inasal kasi isang manok lang yung bibigay sa'yo. Pero malaki ah, sulit na rin yung laki nung Jay, chicken nila. No? Ewan malaki ko. Na yun. Sa size para sa Pinoy ha, para sa Pinoy, malaki na yon. Pero kasi merong ibang mga Pinoy na hindi nila alam na sa ibang bansa, maliit yung ganong pitso. Mas malaki pa yung pitso na meron sa ibang bansa. Oh, I swear. Kasi yung Jollibee dito, tsaka Jollibee sa Pinas, magkaiba yung size ng manok eh. Tandang ata yung, wala kasing sabong dito masyado yun, kaya tandang ata yung niluluto dito. Oo, hindi nakakapag-exercise yung mga manok kasi dyan. Kaya ganun katataba. Lalaki. Kaya, malalaki. And aside pa dun, which is ngayon, very, parang maugong. Ano ba yung ibang term ng maugong? Maingay, yan. Or very sikat, yan. Ano ko nyo, very sikat? Very, jeez! Jeez! Soybean curd! Galing ka rin ba sa BGZ? So, sikat nga din naman sa Pilipinas yung mga samyupsal kasi mahilig ang mga Pinoy ngayon sa Korean. So, naipadala ng mga Pinoy or nagaya ng mga Pinoy yung samyup na meron sa Korea, which is dito nila nireflect or ginaya nila in a Filipino way. So, since unlimited dun yun sa Korea, naisipan ng mga Pinoy, unlimited too, pwede natin gawin business sa Pilipinas. Ginawa nilang business dito na nag-start yung unlimited na yun. So, any place, siguro mga within 2-3 kilometers away, merong bagong samyup restaurant. Tapos, after 3-4 kilometers, meron na namang samyup restaurant. So, parang samgip sa kanto. Tapos, pag umandar ka ng kanti, samgip sa gitna. Hindi naman, pero napakaraming small businesses na nag-start from samyup.
or Samgyupsal. Doon sila nag-start talaga. Title mo no, Sanggyup ka dito. Pumunta ka, huwag ka mag-sanggyup doon. Sanggyup ka dito, mas masarap. Pabala ng pabahin title. No? Sanggyup ka dito, mas mura. Totoo. Kasi mayroong mga iba na based sa prices sila lumalaban. Like yung isa, 499. Yung isa naman, 399. Merong iba, 299. So, depende sa ingredients na pwede nilang i-provide. Kaya siya nagre-range sa ganung prices. Kaya, ano dyan, yung bidang-bida dyan yung mga, ano, yung mga matatakaw. Alam mo yun? Yung sa mga anli na mga pagkain, no? Tapos may reunion kayo. Parang narinig ko to sa kanina bang joke yun, yung kay Red Oliero ato, yung parang pag yung may mataba, yung pag huling dumating yung mataba, tapos lahat kayo naka-unling ganun to. So, ah, andyan na! Andyan na yan! Bawin-bawin na tayo dyan! Oo! Kasi parang feeling nila, for example, gawin natin standard. Kasi kalimitan ng mga restaurant na unlimited ngayon sa mga Samyupsal restaurants, common ang price is nasa 499, which is 500 pesos basically. Feeling kasi talaga, bawi mo na yung 500 eh. Maka, like example, maka apat na beses ka na order ng karne lang, ng beef. For example, beef yung menu. Meron silang pork, chicken and beef kasi kalimitan. Hindi kayo nagugulay ah. Talagang karne lang binibili nyo ah. Karne lang talaga. Kasi isipin mo, kung makaka apat na plates ka ng beef, and kung sulit yung beef, like example, marami yung laman doon sa isang plate, sulit na yun. Bawin mo na yung 500 pesos. Plus kung may ano ka pa, may side dishes ka pa na gusto mo matikman, ganyan. Kasi Korean food nga yun. Gusto mo ma-experience. So, magkaiba ba yung ano? Wait lang. Yes. Magkaiba ba yung K-grill sa ano? Sa Samgyup? O isa lang? It's the same. Kasi Korean pa rin yun eh. Oo. So, nakakapag ano na ako. Kasi naiisip ko kung nagsanggip na ako. Pero kasi hindi ako nagugulay pag nag-ano eh, nag-grill. Ah, depende kasi yan sa restaurant. Oo, meron kasing restaurant na parang pag sinabi mong Korean barbecue, nagbabarbecue barbecue pa lang diba? Ng meat. Oo. Pero kasi ang madalas dito sa Pilipinas is yung Korean grill na merong gulay na kasama or may mga mas maraming side dishes na kasama. So, kaya natanda yun mo yung pinuntahan natin nun, di ba? Nung nandito sila, ano? Sila, nung nandito ka ba tsaka sila Ate Paula? Yung nag-Korean grill tayo. Pero walang mga ano, di ba? Walang mga gulay. Natatandaan ko yun. Oo. Alam ko birthday natin dalawa yun, di ba? Tapos nag-celebrate tayo. O pagkakatanda ko, birthday yata natin. Tapos, bumisita sila, and then, nagkumain tayo sa Korean barbecue. Hmm. Hindi, iniisip ko lang kasi parang di ako nagsanggip sa Pinas eh. Nung umuwi kami. Oh, kasi ano eh, parang, hindi kasi trip nila papa, tsaka nila mami masyado. Hindi, kasi papa. Hindi naman, hindi nila masyadong trip kasi syempre mas nasanay sila sa usual foods na meron like Pinoy foods kasi yun yung gusto nila matikman or yun yung gusto nila ma-experience. Kaya hindi ka masyado nakapag-samyupsal. Pero kapag pagka may time, try mo. Maganda rin naman yung experience. And maraming klase ng mga unlimited talaga pagdating sa food. Instead of the usual products like sa mga shirts, yung mga ganyan, yung mga tangible things, yon. Yeah. So, bihira ang unli doon. Kasi ang una naman na unli talaga yung mga parang eat all you can eat, di ba? Mm-mm. Yung mga Vikings, ganun. Oo. Ano ba yung mga eat all you can sa Pinas? Vikings lang alam ko. Four Seasons Buffet. Yung Darax ba ito, Lokin? Hindi, di ba? Ano po? Ano po? Yung Darax? Anong Darax? Yung sinampal. Si... Darax na, ano, na... grill, atawag dito, mga baby ribs. Back ribs, yung mga ribs. Hindi, no, it's hindi. Not unlimited. That's fine, that's semi-fine dining na restaurant. Kasi usually sa MOA ka makakita ng mga eat all you can, eh, no?
Oh, ngayon madala, marami na. Before nung mga bata, nung bata pa tayo nung nags- Wait lang. Mm-hmm. 'Di ba yung Tokyo may ito, ano, may unlimited, unlimited sila. Unlimited rice. Oh, sabi ko na eh, sila una. Di mo sila ilang. Una, si Tokyo Tokyo ang una. Wala pa naman mang inasal nun eh. Well, sabaga, alam ko nga na mas nauna nga siya. Pero regardless kasi, it depends kasi dun sa company kung paano nila i-market yung isang paano nila i-advertise yung isang product. So, ang tingin ko nagdala dun yung ano, kasi may kasamang unli na sabaw. Oo. Unlimited kasi yung sabaw na meron si Mang Inasal. Tsaka parang ang sarap talaga kasi yun mo, inihaw na chicken pagkatapos na meron kang sinigang na sabaw. Ginagamit nila kaya yung may gabi, di ba? Ano yun? O yung maanghang, di ba? Ano kaya ginagamit nila? Try natin magtanong doon sa mga nakapagtrabaho ng sa Mang Inasal. Pero kapag kainisip mo, napakagaling ng mga waiter doon. Kasi everyday, sobrang daming tao. Tapos, kung isipin mo, possible na sa 1,000 people yung or 1,000 customers in a day yung sinaservan nila, nilinisan nila ng lamesa, ganyan. Parang laging chaotic, ganun yung dating sa akin eh. Best example yung dito sa may ano eh, sa may SM Bacoor eh. Parang laging chaotic yung dating ng ang daming tao, tapos halos hindi magkanda ano yung mga waiter or yung mga server kasi nagmamadali sila lagi, kailangan pag tayo nung unang customer doon sa lamesa, kailangan malinis na nila yun agad para makaupo na yung next. Kasi lagi merong nakapila. Yung parang lagi waiting in line na dapat makaupo na sila. Kahit na may order na. Yung mga ganun. So, ewan ko, parang normal sa akin yun eh. Kasi sa sinya na ang katrabaho. Hindi. Oo. And ang point ko lang naman kasi is good job talaga dun sa mga ang lupit ng mga wait yung mga servers na nandun. Good job. Parang feeling ko kapag ka nagtrabaho pa sa Mang Inasal tapos ang tagal na ng experience mo na like sabihin natin naka 2 years working experience ka sa Mang Inasal tapos nag-try kang mag-trabaho sa ibang restaurant like fine dining, feeling ko matatanggap ka kagad eh. Oh, kasi ang lupit mo maging house husband o kaya housewife nun. Ang bilis mo maglinis. Isa pa yun, di ba? Ang bilis mo maglinis. Ang bilis mo magligpit ng mga plato tano. Di ba? Inuwi mo yung belt nung ano, Mang Inasal. Naglilinis ka sa bahay niyo, pinapaikot mo pa yung yung tray, di ba? Yung pamunas, di ba? Yung usually, yung di ba pag nakikita mo yung ano, yung mga naglilinis na waiter, yung papaikutin yung basaan, tapos meron pa sila, yung may hagod pa sila kasama. May mga moment, pang ganyan, tapos yung pag nag-i-switch, gano'n. Yeah, angat-angat yung gamit, tapos papaikutin yung basaan. Oo. Yung pala requirement ko. Requirement. Kailangan nagtrabaho ka sa Mang Inasal. Pero yun nga, kudos dun sa mga nagtatrabaho sa Mang Inasal. Pero yun mo, everyday, ganong klaseng dami ng tao yung kailangan nilang servan. Yun yung kailangan nilang i-cater. So, ano talaga yun? Sobrang haba ng mga pasensya ng mga crew dun. Kasi pero yun mo, ang daming nag-order, tapos possible maraming cases yan, mga change order, yung mga, ay, pwede po ba, ano na lang, unlimited na lang yung kanin namin kaysa na hindi. Ay, pwede po ba, ano, yung mga ganon. Typical Pinoy culture talaga yung mga ganong klase na. Unli din ba yung chicken oil doon? Di ba basta meron? Basta yes, meron. Yes, basta meron yung bottle, oo. Pero syempre kapag ka nagpa-order ka, yung kunyari nagpa-Grab ka or nagpa-Food Panda ka, hindi yun unlimited. Sabagay. Maghanap ka ng chicken oil dito. Bira gumawa ka na lang. Alin? Tunay na mantika? Hindi. Ano naman na yun eh. Ipretuhin mo lang naman yung chicken oil hanggang sa mag-release ng sariling oil yun eh. Pag-isipan. Gawa ka na lang. Oo. Ba't napunta tayo sa pagkain? Kala ko ba unli lahat? Oo nga eh. naging unli talks ng pagkain nyo. Unli talks ng pagkain. Hindi kasi ang daming examples ng mga unlimited foods na meron sa Pilipinas. Hindi, usually naman kasi it's either food or phone eh, no?
Like parang unli text, unli tawag. Mm-mm. Tapos pagkain, yun lang yun. Usually yung parang kinokonsume ng Pilipino. Mm-mm. No? Ano ba yung mga ibang unli na bukod sa dalawang? Sa mga hotels and ano resorts, feeling ko... Unli shampoo. Unli shampoo tsaka conditioner. Sige, kukawali na lahat. Isang araw pa lang pagdating ng housekeeping, wala nang shampoo tsaka conditioner. Then may mga ibang resorts, pero nag-pertaining pa rin sa food eh. May mga ibang resorts, may mga buffet sila eh. So, para mapilitan mo yung customer na bumisita sa resort mo, mag-try siya mag-overnight kasi may unlimited buffet kayo, magal. Sa mga hotels, may ganun sila, unlimited buffet din yung ano nila, pinopromo nila, para mag-stay yung customer. Yun ang ano nila, yun ang bawi nila. Kasi possible na hindi sila mag-book ng hotel or hindi sila mag-book ng room, pero dahil meron kang unlimited buffet dun sa restaurant ng hotel mo, makakakuha ka pa rin, makakagarner ka pa rin ng customers. Oh, kasi mahirap kung unli stay yung ginigay nila, di ba? Mahirap yung unlimited stay. Ano yun? Ginawang bahay na yun. Doon na tumira, di ba? So, yan nga yung sinasabi ko sa'yo. Madalas ang unlimited is more on sa non-tangible things. Yung mga madaling mawala. Yan. Kasi yung mga tangible things, hindi ka talaga makakakuha masyado ng mga unlimited doon. So yun. Ang reason lang kasi kung bakit ganun kahilig ng mga Pinoy sa unlimited is because feeling nila nakakatipid sila. Feeling nila sulit yung bayad nila kasi nakukuha na nila ng unlimited yung isang bagay. For example, yun talaga yun eh, yung sulit. Yung word sulit, na sulit. Yung sulit factor kasi nandun eh. Parang based dun sa culture ng mga Pinoy, as long as something is free, yun. As long as something is free, sulit. So feeling nila, sulit yan. Diyan tayo. Punta tayo dyan. Try natin dyan kasi mukhang sulit. So, irregardless, they forget the fact na sometimes it's still expensive. Yung mga ganun. Kasi merong ibang tao kasi yung, punta tayo sa mga unlimited, ganyan, kain tayo sa ganyan, or punta tayo sa ganito, tikman natin yung food na ganyan. Pero yung iba mong kasama, hindi naman ganun kalakas kumain, they still have to pay for the same price. So dun bumabawi yung mga restaurant, dun sa mga klase ng mga tao na they just wanted to feel the experience of going to unlimited restaurants, pero they cannot consume so much or they cannot consume the ideal amount na dapat ma-consume mo doon sa, for example, 500 pesos mo. Kasi may ibang mga tao na yung consumable na 500 pesos, na-consume lang nila possible 200, 250, mga ganun. Kasi hindi naman sila ganun kalakas kumain. So yun yung technique talaga sa Eat All You Can, no? Kung mahina yung kumain, kainin nyo kagad yung mahal. Lahat ng mahal. Totoo, kasi katulad dami dito yung mga lobster, ganun. Pag sila lola, sila lola, ganun. Pakainin mo agad ng mga mamahalin yung mga lobster, yung mga prestige para sulit pa din yung bayad. Kasi kung pupunta ka, di ba, sa Eat All You Can, tapos alam mo medyo kumahina kang kumain, tapos ang kakainin mo, fries, di ba, yung mga parang very basic tempura. Oo. Talo ka pa din. Oh, talo ka talaga doon. So, as much as possible, kami bilang sa mga ano ba tayo? Millennial ba tayo o Gen Z? Millennial ata tayo, Gen Z diba? Tayo. Ay, hindi, millennial ako, millennial. Hindi, boomer. Boomer, hindi ako boomer, ah. Alam ko, hindi ako part sa boomer generation. Pero anyways, sa mga millennial na, sa mga batang 90s, so, as an advice from us. So, kung gusto mo ma-experience mag-unlimited, pero hindi ka naman ganun kalakas kumain, try to eat yung mga bagay or yung mga food na hindi mo pa ever natatry masyado. Yeah. Oo. Or yung mga hindi mo casually nakakain sa bahay. For example, hindi naman niluluto ni mama mo sa'yo or hindi niluluto ni papa mo sa'yo. Yun ang try mong kainin. Like for example, kung pupunta ka sa Vikings, edi mag-Japanese food ka, yung mga ganun, try mong mag-sushi, try mong mag-sashimi.
or pumunta ka doon sa mga American section sa Vikings, try mo mag yung US prime beef na roast beef, yung mga ganon. Oo, oh, yeah. Oo. Yung pinira mo makain. Para maging masulit. Kasi kung nari, di ba, parang pupunta ka eat all you can, tapos ang mga kainin mo din, fried chicken, mm-mm, lumpia, spring roll, ganon. So parang medyo, dahil comfort food siya, pero hindi pa rin, hindi mo siya na-appreciate kasi nagbabayad ka ng, ano, parang naging yung advice natin naging ano, how to eat in all you can. Ano yung una gusto mo muna? Ano dapat yung pagkain uunahin mo sa ani? Yung pagpasok pa lang, ay sir, andito po yung appetizer. Hindi, main course. Wala na akong pake sa appetizer, doon lang sa main course. Appetizer ka dyan, main course. Gusto ko main course. Tapos, huwag mong ano, masyadong itry lahat ng mga colored drinks kasi mabubusog ka kagad. Huwag kang masasoft drinks. Ang inom ko lang nun pag nabubulunan ako eh. Kahit naman dito eh, ang inom ko lang pag nabubulunan na ako. Tapos pag nabulunan ako, ang inom ko pa nun yung sip lang, magkaroon lang ng konting ano, lubrication sa loob para malunok ko ng maayos. Oo. Hindi talaga ako umiinom. Oo, like, basta pagka if ever you have a chance, like kahit libre yan ng ibang tao or libre ng company niyo, team building kayo, nagpunta kayo ng Sambokuji, nagpunta kayo ng Four Seasons Buffet, ganyan, try a different food that is not usually being served on other restaurants, yung mga bihira mong makain or bihira mong ma-afford, yung mga ganung datingan, kasi ano eh, sayang yung opportunity. Kaya nga di na ako nagsasoft drinks pag mga eat all you can. Kasi carbonated yun. Mabubusog ka din kagad. Kahit sip lang, nabubusog ka kagad. Eh, siyempre, gusto mong kumain ng marami. Or kahit hindi ka naman, hindi mo naman gustong kumain ng marami kung hindi mo talaga kaya, di ba? Kahit makatikim ka man lang nung, ano, like, example, medyo sosyalin yung buffet na napuntahan nyo, yung mga ganun. Try mo, tignan mo, baka may peking duck sila doon o baka may lobster roll sila or crab meat, yung mga ganun. Try ko ngayon yung basta yung ano, kasi di ba mga halos 2 to 3 rounds naman yagi. Yung first round mo is laging tikim lang. Parang isang habla ng sushi, isang ano, yung mga hindi mo pa talaga natatry, isang piece ng duck, ganun. Para lang matry mo lahat, tapos yung pangalawa, yun yung kain. Yun yung literal na kain talaga. So, tapos kasi yung pangatlo nun, parang appetizer tsaka dessert eh. Yung panapos habang nakipagkwentuhan. Parang spring roll na lang, fruits, ganun. Mm-mm. Talagang parang mga all-you-can connoisseur. Advice eh, no? Tsaka huwag kayo magra-rice. As much as possible, don't eat 1 to 2, yung mga 2 cups of rice dun sa ano, kasi mabubusog ka talaga kagad, hindi ka na makakain ng iba. Try mo kasi pumapak, ganun lang yun, papak lang. Tapos wag yung biglaan, yung parang nagmamadali ka, yung paglapag mo dun, yung dalawang plato mo na punong-puno, kinain mo na, enjoyin mo. Yung mga ganun. Kapag ka walang parang, di ba kasi merong ibang restaurant na may limit eh, may time limit. Kung wala naman time limit yung napuntahan yung unlimited restaurant, i-enjoy nyo yung pagkain. Wala naman masama dun eh. Kasi meron ako natutunan na, eto, pwede kong gawing advice to sa bago natin i-end yung ano natin, yung podcast natin. Yeah. Yung advice sa amin, nung boss namin is that, kapag ka nagkumakain ka sa mga unlimited. Eat all you can connoisseur din ba siya? hindi kasi Chinese siya. So, okay. Madalas sa kanila yung, may mga tradition sila na minsan kumakain sila from the tanghalian up until gabi na. Dire-diretso yun. So, ang ginagawa kasi ng mga Chinese is that they usually, example kasi sa hot pot eh, they don't eat ng sunod-sunod. They try to, para kasi pagka nag-unlimited ka, since gathering yon, ini-enjoy mo yung company of the people while you're enjoying the food. You don't just enjoy the food itself. You enjoy the company within you. So parang
ang nangyayari is that kapag ka kumakain ka, you engage with the people around you. Like, kinakausap mo na, yung pipagkwentuhan ka. So, nawawala yung, nadadigest nantian mo yung kinakain mo. Hindi ka sunod-sunod kasing kumakain. So, hindi ka kagad talaga literally na nabubusog. So, hindi mo napapansin, ang dami mo nang natikman. So sa mga ganun palang gathering, di mo maririnig yung mga katagang, pwedeng magsalita. Kasi dapat nakikipag-usap ka, like nakikipagkwentuhan ka doon sa mga kasama mo. Kasi in that way, you're giving time doon sa tummy mo, doon sa chan mo, to digest the food para makabalik ka pa, para makapag isang round ka pa, makapag second, third round ka pa, yung mga ganun. So you engage with the people around you. Para no, kasi yung Pinoy kasi nasanay na parang laging yung nasa gera, yung kapag ka naupo na kumain, kain lang eh, ganun eh. Tapos alis na. Yung mga ganun. So, may ganung culture kasi minsan yung mga Pinoy natin. So, kung minsan mo lang may experience mag-buffet, minsan mo lang may experience mag-unlimited restaurant, try to do that kind of trip para naman na-enjoy mo yung food. Itikman mo lahat ng klase ng karne, gumagano. Tapos konti-konti lang, Diyos ko naman. Ang dami kasi mga Pinoy, yung ang dami mag-scoop, tapos hindi naman nila mauubos. Kung alanganin kayo, like hindi nyo sure yung pagkain kung masarap or hindi sa inyo, try to get a little bit lang talaga. As in, sobrang konti lang. Kasi pwede mong balikan eh. Pwede mong balikan yun, walang masama dun. So, thinking din na magtipid din naman kayo sa pagkain, yung gano'n, maawa kayo sa mga ibang tao na hindi nakaka-experience ng mga gano'n, huwag kayo magsayang ng food. Kung ano lang yung kaya niyong kainin, yun lang yung gawin niyo. Naging life lesson ka pa. life lesson yun. O, di ba? Mula sa Eat All You Can Connoisseur. Marami kasi ako mararecommend ng food eh. Nataba akong to. Hindi ko naman yung sinasabi pag dumating ka, yan na si Abby. Mabing-mabing na tayo dyan. Ayan. Maraming salamat guys sa pakikinig sa episode 10 namin. Thank you for still supporting us. Maraming salamat po sa pagsusupport sa amin. Just keep on watching. And let us know kung meron pa kayong mga recommendations for us to discuss na pwede namin i-share sa inyo kung ano yung mga experiences namin. That's it. Thank you very much, guys. And thank you very much. This is Weekends with Abby and Ivan. Bye-bye. Bye-bye.